ang talambuhay ng mga santo. Inspirasyon natin sa araw na ito. Handog sa inyo ng The Beads Social Media Ministry. Ikalima ng Hulyo, San Antonio Maria Zacarias. Samantalang gumagawa si Lutero ng kasiraan ng Santa Iglesia sa Alemanya, si San Antonio Maria Zacarias naman ay nagsisikap sa ikapagtatagumpay ng pananampalatayang Katoliko at sa ikabubuti ng kanyang kapwa. Ipinanganak si Antonio Maria Zacarias sa Cremona noong 1502. Sa kanyang inang Balo ay nagmana ng maalab na hangaring maging banal, tumalikod sa mga bagay-bagay sa daigdig at harapin lamang ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Siya ay naging isang manggagamot, subalit ito ay kanyang tinalikuran upang maging manggagamot ng kaluluwa ng tao at naging pari noong 1528. Sa pagkahabag sa maraming babaeng napapasama ng buhay, itinatag ni Antonio kasama ni Luisa Torelli, kondesa ng Bustala, ang samahang Angelicus, mga madreng kinatulong niya sa pag-aampon at paglingap sa mga makasalanan. Noong 1530, kasama ng 5 kasapi, sinimula niya ang kongregasyon ni San Pablo na pagkaraan ay naging mga paring Bernabita dahil sa simbahang pinaglilingkuran nila na Laan kay San Bernabe. Malaki ang pamimintuho ng santo sa Santissimo Sacramento at sa banal na paghihirap ng Panginoon. Tuwing Biyernes, tinutugtog ang kampanilya upang mangaral sa tao hinggil sa paghihirap ng Panginoon. Nagkasakit ang santo dahil sa kanyang walang kapagurang pangangaral sa mga tao at pagpapakasakit, at namatay noong 5 ng Hulyo, taong 1539, sa gulang na 37 taon. San Antonio Maria Zacarias, ipanalangin mo po kami. Amen. Hango mula sa talambuhay ng mga santo ni Monsignor Jose C. Abriol, Pullins Publishing House. Isinatinig ng The Beads Social Media Ministry ng Our Lady of the Holy Rosary Parish, Maysan, Valenzuela City, Diocese of Malolos. Buhay ng mga santo, isa buhay nating totoo. Sumubaybay sa aming mga online masses and programs. I-like at subscribe ang The Beads Valenzuela sa Facebook at YouTube.